Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Welcome back, mga ka-Aldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Grabe, no? Talagang pinagpipiestahan po nila yung mga sinabi ni Alden sa interview kay Tony Gonzaga. Ramdam ko naman po, mga ka-Aldab, na may mga bagay-bagay nga po na mahirap nga po talagang ipaliwanag. May mga bagay-bagay nga po na mapapaisip po kayo. Di po ba? Sinasabi ko lang po ito para po sa kaalaman ng lahat. Lalo na nga po sa mga taong dumadaan at bumibisita sa channel natin. Dito naman po wala naman pong pilitan. Di po ba? Ramdam nyo naman po, mga ka-Aldab, kung ano po yung sinasabi ko. Kung ano po yung pinupunto ko. Bagamat marami nagsasabi, hindi, fake news ka. Wala naman pong problema yon. Hindi naman po ako namimilit. At sa channel po ni Mr. Destiny, kung ano lang po yung latest, kung ano po yung trending, doon lang po ako sa mga taong dumadaan po sa channel ko, sa mga bumibisita, sa galit na galit. Dahil, kumbaga, tinutuloy ko pa rin po raw yung content na to. Dapat daw po, mag-move on na ako, tanggapin ko na yung katotohanan. Huwag ko na raw pong linlangin ang mga mamis, mga titas, mga sinyot. Gaya po ng pinapaliwanag ko madalas. Hindi naman po ako bibitiw hanggat naandyan po ang mga mamis, mga titas, mga sinyot. Kumbaga tuloy lang po ako. Kasi hindi, remind ko lang po, wala po akong makukuwang followers ng 2023 at 2024. Wala po tayong kumbaga kakayanan kumuha niyan. Kasi unang-una sabi ko nga po sa inyo, kinasal po si Mengay at si Congressman Arjo ng kasal serye ng July. Di po ba? Doon pa lang pagpasok ng May, June, August, September, October, November, December. Wala na po akong makukuhang followers. Lahat po ng viewers ko since 2015 lang. Yun lang naman po yung pinupunto ko. Di po ba? At hindi ko po gumagawa lang ng issue para dumami viewers ko. Hindi po ako nag-e-edit para makakuha ng simpatya. Kasi alam ko at simple lang ang gagawin ko para sa viewers at followers. Di po ba? Sabi ko nga sa inyo, mag-update lang ako ng Armin eh. Marami na akong makukuha. Kasi updated ako eh. Gaya nga po kayo kila Ibiang, kay Ria Atayde. Ang dami nilang update. Pero hindi naman po nakikita ng Armin. Paano? Kasi wala po silang kakayanan. Hindi po tulad ko na pag nagbukas ako ng Instagram, talagang nagpapapap lahat. Lahat ng mga post nila, lahat talaga ng updated tayo. Hindi po ba? Lalo na po sa ibang website, sa ibang article, mas madali ko na makuha yung simpatya. Lalo na po yung main fanatics, nakulang sila sa pagbibigay ng update. Oh. Yung ginagawa ko ng una dati sa Broadway, magagawa ko po ngayon yan kung sakaling nag-Armin ako at main fanatics. Pero hindi ko nga po ginawa eh. Di po ba? At least doon makapatunayan nyo na hindi ko habol ang viewers at subscriber. Ganun din naman po ang Alden Fanatics. Mas madali ka nung makapagbigay ng update sa kay Alden, lalo na nga po sa interview ni Tony at sa mga iba pang kaganapan. Para lang klaro, para lang po sa kaalaman ng lahat. Di po ba? O, tatanggalin ko na yung Aldab. Ang dami ko siguradong subscriber. Di po ba? Magtutuloy-tuloy na yung subscriber natin. Yung mga baguhan na nagmamahal kay Alden. Tayo yung pupuntahan. Sa akin magsasubscribe. Susuportahan nila ako. Kasi updated ako.
Hindi po ba? Kaya nga po natatawa na lang ako sa mga sinasabi nila. Yun lang po kasi yung pwede nilang ibasag sa akin. Yun na lang po kasi yung po pwede nang maging rason at dahilan para pabagsakin po tayo. Sabi ko nga kung nasa mamis mga titas pa rin po desisyon sa Aldab Nation, sa Team Abroad, nasa inyo yung desisyon kung tatangkilikin nyo pa po si Mr. Destiny. Di po ba? Doon pa lang matatapos. Ngayon kung ayaw na po ninyo, wala na tayong magagawa. Di po ba? Kaya nga sabi ko walang sukuan. Ako nga po, di po ba, kampante, matatag. Kaya nga po kita nyo, hindi ako matinag-tinag basta-basta lang. Kahit kung ano-ano yung sasabihin sa akin, okay lang. Di po ba? Pero gaya po ng, kumbaga, nangyayari sa inyo, nasasaktan din po kayo na sinasabing, kumbaga, ramdam nyo yung kirot, mas lalo na po ako. Alam nyo kung bakit? Kasi ako po yung unang-unang nakakakita. Ako po yung unang-unang nakakapanood. Di po ba? Real talk yan, mga kaaltab. Pero bago natin nga pala ituloy itong magandang update natin. Kung bago ka lang sa channel na to, at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mo kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senior. Yung interview po ni Alden, for the record lang po, matagal na po yon. Pero sinetap ni Alden ng January 2, mismong sa araw ng kanyang birthday. Para nga po raw mas maganda at mas klaro. Halatang showbiz, di po ba? Remind ko lang, ang interview po niya, base po mismo sa mga interview din kay Ogie Diaz, wala pong pinagbago. Same na same din po. Di po ba? Pero ang pinakabago, yung mga sinabi ni Alden, na para naman po talaga sa fandom ng Aldab yun eh. Di po ba? Real talk, para po talaga yun sa fandom. Ngayon sa mga ayaw maniwala, okay lang. Pero ramdam mo, sino nga po ba ang nag-ahon kay Alden? Sino nga po ba yung nasaktan? Na kahit malapit sa kanya, pilit niyang tinataboy papalayo, pero naandyan pa rin. Kasi alam po namin yung katotohanan. They know the truth. Di po ba? Well, may kanya-kanya tayong opinion, mga kaalda ba? Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.